Samantala, para naman sa ating trending news, isang kwento ng kabayanihan ang ating tampok ngayong araw. Ito ay sa kabila ng patuloy na nagaganap na bakbakan dyan sa Marawi City. Ano ang kabuuan ng kwentong ito at sino ang ngayon hinahangaan ng mga netizen? Narito, panoorin sa ating report. Isang kwento ng kabayanihan sa gitna ng nagpapatuloy na kaguluhan sa Marawi City ang viral ngayon sa social media at patuloy na hinahangaan hindi lamang ng mga netizen kung hindi ng buong sambayanang Pilipino. Sa kwentong isinalaysay sa Facebook page na sa ngalan ng gobyerno, hinahangaan at sinasaluduhan ngayon ang isang 24 na taong gulang na sundalo na kinilalang si Private First Class Dan Ryan Bayot matapos na ipamalas nito ang kabayanihan at pagmamahal sa bansa. Ayon sa nasabing post, sa ikalawang araw ng nagaganap na kaguluhan sa Marawi, idineploy sa isang kampo sa Barangay Lilod si Bayot at 8 iba pang sundalo mula sa 51st Infantry Battalion upang protektahan ang mga residente sa nasabing lugar. Ngunit ilang sandali matapos ma-deploy doon, inatake ng mga miyembro ng Maute Group ang lugar kung saan agad ring sumiklab ang bakbakan sa pagitan ng kanilang grupo at ng Maute Group. Unang nasawi sa nasabing engkwentro ang 5 sa kanyang mga kabaro habang ang iba ay nagawang makalayo mula sa gitna ng bakbakan. Matapos umanong maiwang mag-isa, agad siyang nanawagan sa kanyang commanding officer upang humingi ng reinforcement, ngunit nabigo siya. Matapos ang ilang oras, muling sinubukan ni Bayot na tumawag ng reinforcement kung saan matagumpay naman siyang nakahingi ng tulong. Ngunit dahil sa may kahirapan na marating ang kanilang kinaroroonan at may katagalan bago makarating ang tulong, naramdaman na ni Bayot na mas malaki ang tsansang masawi siya doon. Kaya't pinangunahan na niya ang pagkakataon at inirekomenda sa kanyang commander na bombahin na ang kanyang kinaroroonan upang tuluyan ng mapulbos ang mga miyembro ng Maute Group na malapit sa kanya. Kahit pa ang kapalit ito ay ang kanyang buhay. Matapos ang nasabing bakbakan, Mayo 28 na nang matagpuan ang mga labi ni Bayot at ng 6 pa niyang kasamahan kung saan kasama nga nag-retrieve ng kanyang mga labi, si Sergeant Larry Bayot, ama ng bayaning sundalo. Nang makita ang mga labi ni Bayot, nakita na mayroon itong gilit ng bolo sa leeg nito at halos hindi na makilala dahil sa matinding sira ng kanyang mukha. Samantala dahil dito, ipinagmamalaki ng kanyang pamilya at kababayan sa Barangay Upper Pangi, Ipil, Zamboanga, Sibugay, si Bayot, kung saan personal pang binisita ang mga labi nito ni Pangulong Rodrigo Duterte at ginawaran ng medalya at malaking halaga ng pera bilang tulong sa naiwang pamilya ni Bayo. I-like po ang page ng DZRH News Television para updated at i-share ang trending news na balitang ito para mas marami ang makabalita at mag-comment para alam namin ang opinion mo.